Masayang nagliliwa, magalak tayong lahat. Si Jesucristo na po ang dalangin sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga't dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Taimtim tayo ngayong magsisi sa ating mga kasalanan at hilingin natin ang awa ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagalaw mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama niya ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Inutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teyudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa walang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas sa taga-Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan nyo sila kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi nyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinood sila sa papayo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos, ipapalo at pagwalang mangaral sa pangalan ni Jesus. Sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harapan ng Sanhedrin sapagkat minarapat ang Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at do'y nagtuturo
at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithii, Panginooy, makapiling. Ang tanging aking mithii, Panginoon, makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithiin, Panginoon, makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at siyaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithiin, Panginoon, makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithiin, Panginoon, makapiling. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalagang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay, ang bilin ay hindi sasapat para makakain ng tikakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon.
Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalagang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin lahat ng mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus sa Sareno. Araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Isang nakagawian na nating mga deboto ang itaas ang kamay sa harapan ng Senyor. Papasok ng simbahan, kapag may dasal at bendisyon, kapag papalapit na sa imahe, tinataas natin ang ating mga kamay. Tanda ng pagtatagubilin natin, iniahabilin natin ang ating sarili sa kanyang mga kamay. Kapag humahalik, humahaplos tayo sa kanyang paanan, sa kanyang krus, sa kanyang kamay, ito'y sagisag na ipinagkakatiwala natin lahat sa kanyang mga kamay. Kung papaanong nung nakabayubay si Jesus Nazareno sa krus, hindi po ba't ang isa sa kanyang 7 wika, "Ama, itinatagubilin ko ang lahat sa iyong mga kamay. Sapagkat sa kamay ng Diyos, makapangyayari ang lahat. Sa kamay ng Diyos, nangyayari ang mga himala. Sa kamay ng Diyos, ang imposible ay nagiging posible. Sapagkat lubhang makapangyarihan at mabuti ang kamay ng Diyos." Ang mga nagnanais na pagpalain, ang mga nagtatagubilin ng kanilang sarili sa kamay ni Jesus Nazareno, pumalakpak nga ng mas malakas. Lahat tayo gusto natin maranasan ang pagpapala niya. Sapagkat lahat ay makapangyayari sa kamay ng Diyos. Kaya nga't sa unang pagbasa, narinig natin, inuusig ang mga apostol. At ang mga umuusig sa kanila, ang siyang umusig at nagpapatay kay Jesus Nazareno. Akala nila, nung pinatay nila si Jesus, tapos na ang boxing. Panalo na sila. Pero muling nabuhay si Jesus. At ngayon naman ang mga alagad, hindi papigil
sa kanilang pangangaral. Kaya gusto rin silang tapusin ng mga kaaway ni Jesus. Ngunit nagbigay babala at karunungan yung isa sa kanila, si Gamaliel. Sabi ni Gamaliel, hayaan na natin ang mga yan. Sapagkat, di nyo ba natatandaan? Dati, may mga ganyan din, may mga sikat na tao, maraming mga tagasunod. Naging mga influencers din. Pero matapos lang din ng ilang panahon, nawala din yan. Sapagkat kung hindi yan para sa Diyos, matatapos at matatapos yan. Ngunit kung yan ay sa Diyos, kahit anong gawin natin, hindi natin mapipigilan iyan. Kung iyan ay sa Diyos, tutuloy, lalakas, at lalago iyan. Kaya nga yung mga Sanhedrin, huminto na sila. Akala nila, kampante na sila. Ah, oo nga. Maglalaho din na mga yan. Nasaan na yung mga Sanhedrin at mga tagasunod nila? Wala na. Nasaan na yung imperyo ni Pilato, yung nagpapatay kay Jesus? Wala na. Nasaan na ang karian ni Herodes, yung hari na umalipusta kay Jesus? Wala na. Nasaan si Jesus sa Sareno? Naririto pa. Nasaan na ang mga tagasunod ni Jesus sa Sareno? Kasama tayo doon ngayon. Matapos ng 2,000 taon, nakatindig pa rin si Jesus sa Sareno. Dahil sa kamay ng Diyos, lahat makapangyayari. Kung ito'y sa Diyos, lalakas, lalago, at magpapatuloy ito. Kaya nga't itinatagubilin natin lahat sa kamay ng Diyos. Ngunit mga kapatid, paalala lang din po. Hindi lang ito tungkol sa pagtaas ng kamay. Hindi lang ho ito tungkol sa paghila ng lubid o pamimingga at pamamasan. Hindi lang ito paghaplos at paghawak at paghalik sa kamay at paa ng Nazareno. Ang mga ito ay sagisag lamang ng mas malalim na pag-aalay at pagtatagubilin. Dahil kahit gaano man kataas ang kamay natin, kahit gaano man kalakas ang pagkiskis natin, hindi po yan lampara na may genie na kikiskisin mo, nahahaplusin mo. Kahit 5 oras mong halikan ang paanan ng Nazareno, kung ang puso natin hindi kasama sa pagtatagubilin, kulang po at hindi buo ang pagtatagubilin natin sa Kanya. Hindi lang natin tinatagubilin at ipinagkakatiwala yung mga dasal natin, yung mga kahilingan natin. Opo, mahalaga yon. Ngayon, inaalay nyo ngayon yung mga may sakit, yung mga mag-e-exam, yung mga nag-a-apply ng trabaho, yung mga nag-a-apply ang abroad, yung mga kailangan ng mag-ayos sa pamilya, yung ating negosyo. Opo, lahat yan, itinatagubilin natin sa Kanya. Pero kasama sa pagtatagubilin ang buhay natin. Kaya paalala po mga kapatid, minsan inaakusahan no tayo mga Katoliko, mga deboto, mga panatiko, mga
mahilig lang sa pamahiin, pahaplos-haplos, patwalya-twalya, pasampasampa. Pero daw kulang yung ating pagsasabuhay. Aminin ko, may butil po yun ang katotohanan. Tabi-tabi po, bato-bato, sa langit, tamaan, huwag magagalit. Minsan, siguro nga, ang haba ng pila para magtaas ng kamay, para sumampa, para humaplos. Pero, kasama ba talaga yung buhay natin doon? Yung mga ugnayan natin sa buhay? Naalala ko po noon, nung piyesta sa Luneta. Nung una natutuwa po ako, yung pila ng pahalik, kilo-kilometro na po. Nag-aahas na sa haba. Kaya't nung gabi, ako'y umiikot, tumitingin. Opo, may mga debotong nakakaantig ng damdamin. Biruin nyo, galing pa sa probinsya. Oras pumila. Ilang segundo lang makakahawak doon. Makakapunas sa paanan at krus ng Nazareno. Pero nakakalungkot din minsan tignan. Aaminin ko po sa inyo, mga umpisal ako bilang pari. Na-guilty ako kasi natanong ko sa sarili ko, baka parang hindi yata ako naging pari para akong napasobra. Kasi nung pinagmamasdan ko yung pila, opo, yung iba talagang taimtim, nagdarasal, tahimik. Pero yung iba din doon sa pila, parang pumipila lang sa sine o sa concert. Nagkukwentuhan, nagahagihikan. Parang wala lang sa sarili nila na haharap sila sa hari. Haharap sila sa tanda ng Diyos. Kaya dumating yung punto, aminin ko sa inyo, hindi ko na napigilan, lalo na nung lumabas si... Kasi nung madaling araw, inanyayahan natin si Coco Martin magbahagi. Nung lumabas na siya sa entablado, yung mga nakapila, kumakahiyaw. Ganun na lang. Kung pwede lang sigurong lumipat sa pila, hindi na sa Nazareno, doon na sila kay Coco pipila. At alam nyo, ang mas nakakalungkot, at aminin ko, nagalit na talaga ako. Yung mga sinasabi, hindi ko masabi dito sa mikropono, mahalay na. Biruin niyo yun, malapit ka na sa paanan ng Nazareno. Tapos ang ihiyaw mo. No? Hindi ko masabi ho eh. No? I-revise ko na lang ng konti. No? Oh, halikan mo ako, yakapin mo ako, uwi mo na ako. Ganun ba ang deboto, mga kapatid? Tapos ilang segundo na lang, bigla kang iiyak sa paanan ng Nazareno. Ano yun? Pagpatapos mong makaraan sa Nazareno, hiyaw ka uli kay Coco at sa artista. Para rin tayong artista pag nagkaganon. Ganon ba ang deboto? Pag dumaan ng Senyor, iiyak tayo, taas ang kamay. Paglagpas ng prusyon, suntukan na, murahan na. Ang tunay na pagtatagubilin, hindi lang yung kamay natin, kundi yung puso natin. Pag nagsisimba tayo, buong-buo tayong narito. Hindi ka nandito para lang sabihin sa kanya yung dinadasal nyo. Kaya minsan, pag nakikita ko yung deboto, tumatayo, lumulod, pero yung iba, nakalood lang, dasal ng dasal. Hindi po didinggin ang dasal nyo, hindi yan ang pagsisimba. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangan isa-isahin yung dasal mo sa kanya. Alam na niya, ang hiling sa iyo ngayon, magsimba ka, makinig ka, kumanta ka, sumagot ka. Hindi ka gumawa ng sarili mong ritual sa loob ng simbahan. Sapagkat ang tunay na pagtatagubilin, isinasabay mo ang sarili mo sa pag-aalay ng Diyos. Kaya nga sa Ebanghelyo, bago naghimala si Jesus sa Sareno, anong tanong niya? Ano meron kayo?
Kakapiranggot lang po eh. Ilang tinapay at ilang isda. Okay na yan. Sapagkat ang tunay na pagtatagubilin, sinasama natin buong buo ang sarili natin. Hindi lang yung dasal natin, hindi lang yung hiling natin. Sinasama mo yung ugnayan mo ngayon, yung negosyo mo ngayon, yung desisyon mo ngayon, yung ugali mo ngayon, yung mga sasabihin mo. Lahat yan kasama sa pag-aalay sa Diyos, sa pagtitiwala at pagtatagubilin sa Kanya. At doon tunay na mangyayari ang pagpapala at himala ng poong Nazareno. Kaya mga kapatid, ipagdasal natin na tunay na pag-aalay. Hindi ko po kayo pinagbabawalang magtaas ng kamay. Hindi ko kayo pagpipigilang humalik, humaplos sa paanan at kamay at krus ng Nazareno. Pero tandaan po natin, iyon ay sagisag ng nasa puso natin. Iyon ay tanda ng buhay natin, hindi hiwalay sa buhay natin. At tayo din, tinatawag, maging daluyan ng kamay, kapangyarihan at awa ng Diyos. Kaya tayo mga Pilipino, di ba meron din tayong magandang kagawian? Nagmamano tayo sa mga nakakatanda, nagmamano kayo sa mga pari, sa mga madre. At anong sagot nung pinagmanuhan? Pag may nagmano sa inyo, anong sagot? Anong sasabihin mo rin sa nagmano? Kaawaan ka ng Diyos. Hindi ikaw ang naawa sa Kanya, ang Diyos. Napansin niyo yun? Sa inyo nagmano, pero ang sinasabi mo, hindi kaawaan kita, kundi kaawaan ka ng Diyos. Ikaw ang nagiging daluyan ng awa ng Diyos. Ikaw ang nagiging tulay ng pagpapala ng Diyos. Kaya tandaan niyo mga kapatid, tayo rin nagiging kamay ng Nazareno. Tayo rin nagiging kamay ng Diyos. Paglabas natin, tayo naman ang kamay ng Diyos. Kaya hindi lang ang kamay ng Nazareno ang banal, ang mga kamay din natin ay banal. Hindi lang ang kamay ng Nazareno ang pagmumula ng mga himala at pagpapala, ang mga kamay din natin ang pagmumulan ng pagpapala, kabutihan, awa ng Diyos. Kaya ingatan natin hindi lang ang kamay, kung hindi ang buhay natin, sapagkat inalay natin ito ng tapat at taimtim sa Diyos. Opo, makapangyarihan ang kamay ng Diyos. Itagubilin natin lahat sa Kanya upang sa gayoy tayo din maging daluyan ng Kanyang awa. Kaya sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto na naman po kami iyong mga deboto. Ipinagkakatiwala po namin lahat sa inyo. Ang aming mga kahilingan, ang aming mga pasasalamat, ipinagkakatiwala din namin sa inyo ang aming mga kasalanan, ang aming kahinaan. Inaalay namin sa iyo lahat-lahat sa aming buhay. Kayo po ang nakakaalam ng lahat. Kayo na po ang bahala sa lahat. Tulungan niyo po kami na maging tapat at taimtim ang pag-aalay na ito upang kami tunay na makasunod sa inyo, upang tunay naming matuklasan ang iyong mga himala at pagpapala.
Mahal na pong Jesus sa Sareno, ang aming ding mga kamay ay iyong mga kamay. Gamitin niyo rin po kami upang maging daluyan ng iyong kabutihan, kapayapaan, awa at pagmamahal. Mahal na pong Jesus sa Sareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na may pagkakaloob sa atin. Ang tugon, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano, naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan, naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaang mahal natin sa buhay, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Tahimik nating idulog ay pa nating kahilingan. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw ang iyong anak na nabubuhay na gahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat.
si tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasimbahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Lahat sa atin ay pinagkakatiwala natin sa awa ng Diyos. Kaya bilang isang pamilya, sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa Langit. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po, kung minsan nagiging panlabas lang ang aming pag-aalay, kapag hindi ito nagiging taimtim at tapat, linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay, ang bukal ng himala, pagpapala at awa, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Son, in our need, in your
announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos na ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pangbansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapatuloy na pagpapaayos at paglinis at gawain ng simbahan. At sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles at iba pang pangayuda. Kahapon po, ginanap natin yung ating lingguhang feeding program, ang iThursday. At kagabi po, ipinabati sa atin na may tatlong nasunugan na lugar at padadalan po natin agad ngayon ang tulong ang mga nasunugan sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Tunay na makapangyarihan ang kamay ng Diyos, kaya't lahat ipinagkakatiwala natin sa Kanya. At ang pag-aalay natin, buong buo ng ating buhay, at tayo din daluyan ng Kanyang awa at biyaya sa ating kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus sa Sareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo't maging daluyan ng awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pare Jesus Nazareno, sinasamba.